Hello, good morning. Today is April 7, Sunday, and 2024. Ang topic ko today that I promised is about my character. Para sa akin, ang habit, there's a maxim that you will harvest an action. You will have to plant a feeling. You will harvest an action. And plant an action, it will become your habit. Kasi ang repetitive actions, magiging habit. Then plant a habit, it will become your character. Then plant a character, it will become your destiny. Himay-himayin natin. Nanggagaling ang actions sa feeling. Most of the actions comes from feeling. Pagkatulad ng pamimili ng mga bagay na kailangan gusto mo. Ang feeling mo dyan, yung gusto mo. Plant an action. Pag lagi mo nang ginagawa, it will become your habit. Then, I have a system. I have an idea na to develop a habit, you have to do it 100 times. Kailangan mo gawin ng 100 beses. Ang mga iba, ang sabi nila 40 days. Pero para sa akin, 100 days. Katulad nitong walking exercise ko, we are doing that from October. Ilang araw na? Higit na 100. So kahit hindi ako na pagsabihan ng wife ko, talagang pagkatapos ko maligo ay nagbibihis na ako. That is for physical exercise, walking. Yan. Then if it is already your habit, it becomes your character. Then your character, plant a character, it becomes your destiny. And I got that idea from the person who already rested, si Stephen R. Covey, Dr. Stephen R. Covey. Rest in peace, Stephen R. Covey, Dr. Stephen R. Covey. Yan. Yung visualization ko dyan is, my power phrase by the way, is I am a man of action. I'm doing that almost every day. I am a man of action. Ako'y masipag at matyaga na gumagawa ng mga paraan para sa katuparan ng aking mga pangarap. Yan. I am a man of action. So, yan. Yan ang aking power phrase, I am a man of action. Ang visualization ko ay I am persistent and diligent. Ako'y masipag at matyaga. Para ang video, we find ways. We find ways to sustain action and fulfill our goals or dreams. That is my character life. I am a man of action. I delegate people, manage my resources, my financial side to physical side and my financial side. Tama? So that's it.
That's my character. Gagawin ko lang kahit ayaw ko, pagtama, sisikapin kong gawin ang tama kahit ayaw ko. That is one of developing new habit. Dati ayaw ko ng ano, kaya pala ako nahihilo lagi. Marami akong asukal sa katawan at kulang ako sa tubig. Now I'm practicing drinking 8 to 10 glasses every day. Busog na busog ako lagi. Yan, here is my water. Katumbas ng 8. Ang isang baso, kailangan ng katumbas niyan ay 300 milliliter. Yan. So, I'm trying to drink 8 to 10 glasses every day. Hindi kasama ang ano dyan, ha? Hindi kasama ang tsaa. By the way, physically, ito naman ang iniinom kong tsaa. Alingatong. I'm promoting alingatong. Pumunta ako Davao with my wife. Ang kaibigan ko, si Henley. Hi, Henley. Good morning. Shout out sa iyo. Nagkaroon siya ng challenge physically, na stroke siya. Yan. Nagkaroon ng challenge ang kalahati niyang katawan. Ang ginawa niya, uminom lang siya ng alingatong persistently. At nakakapag-drive na siya sa kanyang sasakyan. Dati, yung kanang kamay lang niya ang kanyang Idrina drive at ang wife niya ang kumakambyada. Sinasabi lang niya, oh, kambyada na. Mula tercera, segunda. Sana wag naman kinta. Yan, that's my character life. I hope you like it. If you want to develop your habit, papalitan mo yung habit mo from bad ones to good ones. Dati umiinom ako pati beer. Beer ng kabayo. Yan. Pero I was able to change that bad habit. Isa yan sa mga sanhi o kausa na ako'y nag karoon ng silent stroke. So, identify your bad habits, then change it to good ones. So, instead of drinking alcohol, yung mga natawag substances na nakakasira ng katawan, palitan mo ng magandang pag-uugali. Palitan mo ng ano, I'm just drinking 8 to 10 glasses every day. You're always, kung saan lagi kang busog, ang pakiramdam mo. Buti na lang hindi lumalaki ang tiyan masyado. Pero nararamdaman ko, tumataas na ang timbang ko. Kasi dati umabot ako ng 63, ngayon tumataas na to 65. Dahil sa tubig. 8 to 10 glasses. I was able to change my character of drinking beer to drinking water. Lalo na kung ikaw may edad na, ang atubagi na lang natin, anuhin na lang natin yung ating maintenance. Atubagin. I'm drinking 3 tablets every day, Dilusartan, 3 times, not 3 tablets. 2 na lang ang maintenance ko. Dati umabot ng 9. Ngayon 2 na lang, yung Amaramid at saka Lusartan. I think yung Lusartan para yan
sa pag-regulate ng aking dugo. Kasi umabot ang punto ng utak ko pala, may butas na, hindi na dinadaluyan ng dugo. Na sa MRI, nakita na ng aking doktor. So, drink enough water. Hindi kasama dyan ang tsaa, ang gatas, ang kape. Kung mahilig ka sa kape, by the way, kakapitong baso ako ng kape, hindi kasama yan. Kaya, inanuhan ako ng vertigo. Para naapektuhan ng aking balance. Ayan. Naapektuhan ng aking balanse. Nagkakaugnako. Wala na ako sa balance. So that's all for today. My character life. I am a man of action. Let's be a man of action. Gawa ka ng power phrase mo. I'll copy paste the link sa baba para makuha mo ang pattern ng aking visualization. That's all for today. If you like the video for my character life, and if you like the video and my advice to you, my advice to everyone, have a thumbs up or like, hit the bell or notification bell, mag-subscribe na po kayo para updated kayo ng aking mga latest upload. Have a good day. Have a nice day. Take charge. Bye-bye.